ay sa presensya ng Diyos. The safest place on earth is in the presence of God. Sumakay ka ng eroplano, may risk. Sumakay ka ng motor, may risk. Sa tricycle ka, may risk. Kahit saan ka, natutulog ka lang ako sa bahay eh, hindi mo alam kung ligtas ka. Hindi natin alam, may bumabagsak na, may bumagsak na eroplano. May bumagsak na galing sa skyway, na kotse. Hindi natin alam. Lahat po ng lugar sa mundo ay merong risk. Pero isa lang bagay at isang lugar lamang ang ligtas, sa gitna ng presensya ng Panginoon. Amen. At ngayong gabi, mga minamahal, dadalhin ko kayo sa isang talata sa Biblia na magsilbi nating pag-asa. At sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, ito nawa ay maging source, maging pagmulan ng atin pong pag-asa at kaaliwan galing sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 Tesalonica, sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa aklat po ng Kabanata 4, Chapter 4, mga talatang 16 hanggang 18. 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 18. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. At tayo na mga buhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaan upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Verse 18, ito po ang nakakalimutan, mga kapatid, yung verse 18. Madalas po ang minememorize sa mga crusade at sa mga Bible talk at sa ating pong pagsamba sa church. Lagi pong binabanggit at binabasa yung 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Nakalimutan po yung verse 18. Magsabi po ng verse 18, kaya nga mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Ang sabi ni Pablo, kaya nga, sabi niya, sabi po sa Ingles, therefore, comfort one another with these words. Aliwin ninyo ang isa't isa, palakasin ninyo, pasiglahin ninyo ang isa't isa. Saan? Sa pamamagitan ng alin? Ng mga pangakong ito. Balikan natin ang verse 16, mga minamahal. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit. Naalala niyo po, noong ang Panginoong Jesus, noong siya ay nagkatawang tao, bagaman siya ay sinasamba sa langit, pero siya ay bumaba sa lupa. Ipinanganak sa sabsaban, naging karpintero, namatay sa krus. Siya po'y nagpakababa. Siya ay bumaba para tayo'y abutin. Ito pong katotohanan ito, mga minamahal ko, ay sapat upang tayo'y maging malakas. Na may Diyos tayong bumababa para tayo'y maitaas. Wala po akong signal. Amen. Amen. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon mismo ang bababa. Naalala ko po, nung likain ng kadyusan ang tao, ang sabi ng Biblia, tumakot ng lupa. Anabok ng lupa. Bumaba ang Diyos. Hindi niya sinabi magkaroon ng tao, kundi siya ay kumuha ng alabok. Mga minamahal ko, kayo kaya kung malinis po ang inyong kamay, tapos tatakot po kayo ng alabok. Kumuha ang Diyos ng alabok. Hinulmahan tao, mga kapatid, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, hiningahan ang butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Mga minamahal, mula pa sa umpisa, mula pa sa creation, mula pa po sa paglalang, hanggang sa redemption, pagkaligtas ng tao, ang Diyos ay bumababa upang ang tao'y kanyang maitaas. Mr. Lisa, mga kapatid ko, ano man po ang ating mga relihiyon sa oras na ito, iisa ang ating Diyos.
ang aking gusto sabihin ay ito. May Panginoon tayong bababa para tayo'y kanyang maitaas. Kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng lowest time ng buhay mo, na nasa ibaba ka, alalahanin mo, may Diyos na aabot ng kamay mo at kanyang itataas ka. God will lift you up. Mga kapatid, wala naman pong nagbuhat sa'yo at itataas ka nang nasa taas siya. Nakakita na po kayo ng ganun. Binubuhat ka pa itaas, pero nasa itaas siya. Hindi po ganun. Sa atin, kapag binubuhat ka, nasaan siya? Nasa ibaba siya. Pero sabi po ng Biblia, ang Panginoon Jesus ay hindi aapak ng lupa. Pero sabi ng Biblia, siya ay bababa mula saan? Sa langit. Mula sa langit. Pero hindi po binanggit na siya ay tatapak ng lupa. Pero sabi ng Biblia, siya ay bababa mula sa langit. Ito po ay katotohanan, mga minamahal ko, na tayo sa ating sitwasyon ngayon, kung tayo man ay nasa lowest point ng ating buhay o parating man yun, God is willing to descend to lift you up. Ang Diyos ay handang bumaba upang ikaw ay kanyang maitaas. Pangalawang punto pong nais pong dalhin, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, bababa ang Diyos mula sa langit, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. Kaibigan, mga kapatid, alam po natin, bago bumaba ang Panginoon, ang mundo po'y maingay. Marami pong mga kalamidad, marami pong mga persekusyon, marami pong mga panganib, may lindol, may tagutong, may gyera, may kung ano-ano pang mga kaguluhan sa mundo. Subalit, mga minamahal ko, may isang sigaw na hindi sigaw ng away, may isang sigaw na hindi sigaw ng gulo, isang sigaw ng pag-asa. Amen? Amen. Kasi yung naririnig nating sigaw, mga minamahal ko, masakit eh. Alam niyo po yung sigaw, napapanood ko po yung dokumentary ng Myanmar at saka Afghanistan, mga kapatid. Yung kaguluhang meron, ang kaguluhan din po sa Sri Lanka. Iba po yung sigaw ng taong nasa panganib eh. Iba po yun. Iba po. Yung taong takot, iba po ang sigaw no. Pero sa kabila ng mga sigaw ng sanlibutan, sa bago dumating ang Panginoon, maraming kaguluhan, may mga Kristiyanong ipapapatay, may mga persekusyon, may mga kaguluhan, may mga kalamidad. Mga minamahal, alam niyo po ba ang Abra? Meron ulit silang lindol. Hindi lang po yung nangyari nung nakaraan. May lindol po ulit. Opo, nito lang po. Bago na. Kaya mga minamahal, lagi po ang ating plate, no, yung ating pong yung ating mundo, mga minamahal, ay umuuga-uga na. Ang ibig kong sabihin ay ito ang realidad ng ating mundo. May mga sigaw, may mga pagtangis, ang sabi ng Biblia, may mga pagtangis, may mga aliwngawa, ngaw-ngaw ng digmaan. But the good news is, pagdating ni Kristo, may isang sigaw ng tagumpay. Ang sabi ng Biblia, bababa siyang may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. Mga kapatid, nakapakinig na po kayo ng trompeta sa concert. Gaano po kasarap pakinggan? Mainam pong pakinggan nyo yung trompeta po sa concert. Para bagang nasa langit ka. Ay talaga napakaganda. Ito po sabi ng Biblia, mga minamahal, merong trompeta ng Diyos. Mga minamahal ko, sa kabila po ng ingay ng sanlibutan, sa kabila ng kaguluhan ng sanlibutan, merong sisigaw at merong tutunog. Ito'y tunog hindi ng away, hindi ng gulo, hindi ng takot, kundi tunog ng pag-asa at pagtatagumpay. Amen. Amen. Church, bayan ng Diyos,
mga kaibigan namin sa pananampalataya, mga kapatid ko kay Kristo. Kapag tayo po'y nasasaktan, may mga sigaw tayong nandito lang po, hindi nailalabas. Tama po ba? May mga sigaw po tayong hindi mailabas. Sumisigaw ang damdamin. May mga problema. Pero mga minamahal ko, pag tayo'y nasa Panginoon, iba ang magiging sigaw natin. Ang magiging sigaw natin ay tagumpay at pag-asa. Pag sumigaw tayo, sasabihin natin, praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kabila ng gulo ng sanlibutan, merong isang tunog. Tunog ng pag-asa, tunog ng pagtatagumpay. Ako'y tuwang-tuwa po sa ating music kanina. Sa saliw ng gitara. Talagang inanahan ko akong mawit, mga minamahal. Alam nyo, yung mga awitin na yan, at tingnan nyo mga buhay ng mga musician, mahaba. Bakit po? Iba po kasi yung naibibigay ng musika. Iba po yung tunog. Tingnan nyo mga minamahal, yung in love, nakakagawa ng musika. Pero yung mga nasaktan, gumagawa din ng musika. Tingnan nyo si Moira. O, di ba? Mga awitin ni Moira, yung mga matitindi, mapanakit eh. May mga hugot daw, ang sabi ng mga kabataan. Ibig sabihin mo ay yung musika ay mayroong lingwahe. Ngayong gabi mga minamahal, meron din tayong tunog. At yung tunog na yon ay hindi gulo, hindi takot, hindi problema. Ang tunog na yon ay sigaw galing sa Diyos. Amen. At ang tunog na yon ay tunog ng trompeta ng Diyos. Anong sinisimula nito? Tagumpay. Mga minamahal, ang pangatlo bago po tayo matatapos. Sabi po ng Biblia, sabi po nito, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. At tayong mga nabubuhay ay aagawin kasama nila. At sasalubungin natin ang Panginoon sa mga sa papawirin. At sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kapatid ko, mga minamahal ko, ito po ang mensahe ng Biblia. Sa Biblia po, madali ang forever. Sa Facebook po, may nag-aaway kung may forever o wala. Ay, totoo po. Totoo yan, Pastor. Totoo po. Sabi nung isa, sweet-sweet kayo ngayon, mag-iwalay din kayo, walang forever. Tweet-tweet lang. Oo, sabi naman nung isa, bitter ka lang. Sabi naman nung isa. Yun na, nag-aaway na sila. Nagkagulo na. Isa lang ang pinagawayan nila, mga minamahal. Kung may forever o wala. Pero sa Diyos, sa Biblia, madali lang ang forever. Laging binabanggit ang forever. Sabi, Bible study po tayo. Sabi, Pastor, may pera ba dyan? Pagka ang in-offer mo ay Bible study, ang sabi, may pera ba dyan? Pero alam nyo mga minamahal, ang binabanggit ng Biblia ay pag-asa sa buhay na walang hanggan. And if it is eternity, that should be our priority. Amen. Kung ang pinag-uusapan po ay eternity, yun dapat ang priority natin. Amen? Amen. Tama o tamang-tama? Tamang-tama. Yes. Tamang-tama. Yes. Maraming mga tao po ang naghahanap ng fountain of youth. Eh, may mga tao nga nagsisinungaling sa edad nila eh. Ayaw tumanda eh. Di po ba? Ay, di totoo. Ayaw tumanda, ayaw nilang mamatay. Totoo yan. Pagka hinulaan mo, Pastor, hulaan mo kung ilang taon ako. Pagka ang hula mo'y medyo mataas-taas, magtatampo sa'yo. Kasabihin, grabe ko naman, Pastor. Pero pag ang hula mo naman medyo mababa, medyo mababa, sabihin, ay, Pastor, maliit na bagay. Ito mo, talaga ang tao talaga yung matindi. Sala sa iyo. Kaya, pag tinanong ko, mga kapatid, yung aking mga kakilala, ilang taon na kayo? Sabihin, Pastor, T5. T5 daw, T5. Hindi mo alam kung 25 o 35. Basta T5. Basta T5. Basta T5. Mga kapatid ko, ang tao ayaw talaga nilang tumanda. Ayaw nilang mamatay. Gusto nga nila, forever silang mabubuhay. Pero ang sinabi ng Biblia, may ino-offer ang Biblia na buhay na
walang hanggan. Yun ang totoo, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, makakasama natin ang Panginoon for ever. Alam niyo, buhay sa mundo, hindi talaga, wala talaga forever. Tingnan niyo po. Ngayon may pera ka, mamaya wala ng pera. Ngayon may bigas ka, isang sakong bigas, kontra ka, yes! May isang sakong bigas. Mamaya-maya, wala na. Totoo yun, Pastor. Oo, totoo po. Totoo. Masayang-masaya ka ngayon, mamaya malungkot ka na. Ganun po buhay sa mundo. Totoo yun. Totoo po. Ganun ang buhay sa mundo. Walang forever talaga. Pero ito din ang good news, mga kapatid. Wala ding forever na gabi. Wala ding forever na problema. Wala ding forever na sakit. Lahat ng bagay sa sanlibutan, may katapusan. Lahat ng bagay sa sanlibutan, pansamantala. Good news is, tonight, mga kapatid, ngayong gabi, Sir Lisa, at sa lahat, sa ating pong lahat ngayon, ang ating pag-asa at kaaliwan ng bawat isa ay makasama natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang patay po, hindi didiretso sa langit. Wala, hindi po. Sa libingan pa po siya. Mananatili po siya sa libingan. Ang sabi ng Biblia, ibabangunin muli sila ng Panginoon. Ang mga patay kay Kristo, babangunin muli ng Panginoon. E sino pang babangunin ng Panginoon kung dumiretso sa langit? Wala na. Wala na. Eh, malinaw po ang Biblia. Ang lahat ng mga patay kay Kristo, yalin, bubuhayin muli. So, hindi po sila didiretso ng langit. Kapag mabait ka, diretso ko ng langit. Pag wala ka bait, diretso ko sa impyerno. Hindi po ganun. Pagka medyo-medyo mabait ka, medyo walang bait ka, sa purgatorio ka. Sa wala po ganun sa Bible. Sa Biblia po, ang itinuturo ay, yung mga namatay kay Kristo, sila'y muling bubuhayin. At kapag sila'y binuhay na, yung mga buhay na darat na ng Panginoon, sabay-sabay sila. Wala po mauna. Amen? Amen. Wala pong mauna. Sabay-sabay po sila. Saan nila sasalubungin ng Panginoon? Sa alapa. Doon sa tala? Ay, hindi po. Saan? Sa alapa. Doon nila sasalubungin ng Panginoon. Mga minamahal, hindi ko po alam kung may pakpak. Wala po sinabi ng Bible kung may pakpak. Basta ang sabi po, sabay-sabay natin sasalubungin ng Panginoon sa papawirin, sa alapa. At sa ganito ay sabi ng Biblia, sa Panginoon tayo, kailan? Magpa-kailanman. For ever. Kaya sabi ng verse 18, mag-aliwan kayo ng mga salitang ito. Mga kapatid ko at kaibigan ko, ang pinag-usapan natin dito ay eternity. Hindi na po ito marinig ni Brother Limbert. Ang mga patay po ay wala na silang, wala na silang nalalaman. Tayo po na mga buhay, tayo'y magdesisyon ngayon na tanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Manampalataya tayo at manalig tayo kay Kristo. At kapag tayo'y nanalig sa Panginoon, tayo'y kanyang bibigyan ng pagkakataong makasama siya sa buhay na walang hanggan. Sino po ngayong gabi ang tumatanggap sa ating Panginoon Jesus bilang ating tagapagligtas? Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos,